So, magandang araw mga ka-mempreneurs, no? Nandito na naman tayo ngayon sa bagong topic natin para matulungan namin kayo maging successful ang inyong mga business. So, ang topic natin for today is kung paano natin ma-monitor ng maayos yung mga transactions na meron tayo sa business natin. So, para malaman natin to, stay tuned for more information. So, welcome back mga ka-mempreneurs, no? So, ano nga ba talaga yung mga effective way para ma-monitor natin yung success ng ating business or paano ba natin masubaybayan yung mga transactions na meron tayo sa business natin. So, isa sa mga pinaka-effective na way, no, or yung isa sa mga subok na ng mga paraan para ma-determine natin or makita natin kung kamusta ba yung business natin is to use basic bookkeeping or basic recording. So, sa pamamagitan ng basic recording, malalaman natin yung mga transactions na ginawa natin sa araw na to or sa ilang buwan na nakaraan. So, ano nga ba yung importance ng simple bookkeeping or simple recording? So, ang definition nito is ito yung way to inform yung mga owners ng mga business kung kamusta na yung business natin, kung saan na ba or ano na ba yung estado ng mga business nila. In short, ito yung nagsasabi ng health ng business natin. Therefore, para malaman natin yung health ng business natin, kailangan meron tayong sistema kung paano natin i-record yung mga business transactions natin. Unfortunately, nakakalimutan nilang gawin ito. Kaya, hindi nila na-monitor ng maayos kung ano yung growth ng business nila. So, ano nga ba yung limang mga reasons why you should do basic recording? Yung number one reason bakit kailangan natin mag-basic recording is it tells your cash in hand. Bakit natin ito nasabi? Every time na may transaction tayong nagawa, nire-record natin ito. Kung may perang lumabas sa ating business, kung may perang pumasok sa ating business, nire-record natin. That case, malalaman natin kung magkano yung naiwan na cash sa ating business. So, the number two reason kung bakit natin kailangan mag-basic recording is that it helps in monitoring business growth rate and profit. Bakit natin na nasabi? Kasi nga nire-record natin lahat ng mga transactions na meron tayo. Later on, malalaman natin kung ano-ano yung mga basic records na kailangan nating itago or kailangan nating i-accomplish sa business natin. So, pangatlong rason, it tells about hidden and unexpected costs. Bakit natin ito nasabi? Kasi pag na-record natin yung mga transactions na meron tayo, like for example, hindi natin yun na-foresee, hindi natin nakita na kailangan para natin gumastos ng ganitong type of expense. So malalaman natin kasi nga ni-record natin yon. Pang-apat na rason, it helps in finding solutions for your business issues. Sometimes may mga problema tayo na-encounter sa business natin, it's better din na meron tayong recording para malaman natin kung saan tayo nagkamali. For example, yung sa mga expenses natin, kung wala tayong recording, hindi natin ma-identify kung sobra na ba yung expenses natin, hindi na ba tayo nagkakaroon ng income dahil sa mga expenses. Kung nalaman natin yun na sobra na pala yung expenses natin sa business, maybe kailangan natin babaan yung mga expenses natin para magkaroon naman tayo ng income or magkakaroon ng solusyon sa business natin. So yung pang limang rason kung bakit natin kailangan mag-basic recording is that it acts as a source of a new strategy sa business natin. Bakit natin ito nasabi? Kasi since na-identify na natin yung issues, na-identify na natin yung mga problems sa business natin, kung saan tayo nagkamali, then pwede na natin gawin ito as a source of our new strategy para malaman natin kung saan part ng business natin ang kailangan ng development. So, alam nyo ba mga ka-mempreneurs na pag meron tayong basic recording na ginagawa sa ating mga businesses is ito ay magiging advantage sa atin pag tayo ay nag-apply ng loan. Kagaya sa Memco, kailangan naming makita kung meron ba talagang business ang member natin. So with that record na meron kayo, it will serve as a proof na meron kayong business na nag-ooperate and then mas maiintindihan namin kung paano nag-ooperate yung mga business natin. So malay nyo, baka may chance na maaprubahan yung mga loans natin sa Memco. Pero hindi lang naman po yun yung pinakapangunahing basihan natin kung bakit ina-approve yung mga loans natin sa Memco. Meron po tayong mga requirements and meron po tayong mga risk analysis na kailangan gawin before natin aprubahan yung loan nyo. Pero mga ka-Memcopreneurs, kailangan nating sumunod sa tamang proseso sa pag-apply ng mga loans natin. So mga ka-Memcopreneurs, ugaliin kung pwede araw-arawin nating mag-record ng mga transactions sa business natin para malaman talaga natin kung kamusta ang business natin at para ma-identify natin kung ano yung mga problems ng mga business natin. So mga ka-mempreneurs, hindi na natin papatagalin ano ba talaga dapat nating i-record sa mga business natin. So unang-una, kailangan natin yung sales log. Pangalawa, accounts payable log. Pangatlo, receivable log.
Pang-apat, business expense log. Pang-lima, purchase log. And pang-anim is yung mga kontrata. So, later on, i-explain natin yan sa inyo para mas maintindihan po natin ano yung proseso ng pag-record ng mga logs na ito. First is the sales log. Yung sales log, ito yung benta natin sa isang araw. Kailangan natin i-record kung makano yung nabenta natin sa isang araw, sa isang week ba, or sa isang month. Para ma-identify natin kung kumikita ba ng maayos yung business natin. So, pwede nating ilagay sa sales log natin yung date, kailan ito nabenta, anong product yung nabenta, or magkano yung presyo ng product na yun. So, pangalawang record na kailangan nating i-keep sa mga business natin is yung accounts payable log. Ano ito? Yung accounts payable log, ito yung mga listahan kung saan tayo nagkakautang. For example, meron tayong mga suppliers na kailangan bayaran for the next week or for the next day. Kailangan meron tayong record nito kasi mahirap kung magkaroon tayo ng penalty kasi nga late tayo nagbayad. So, pangatlo sa mga records na kailangan nating itago or kailangan nating i-record mga ka-mempreneurs is yung accounts receivable log. Ano ito? Yung accounts receivable log, ito yung mga listahan ng mga taong nagkakautang sa atin. So, ito ay different sa accounts payable log. Yung accounts payable log is yung listahan yon ng mga utang natin mismo sa ibang tao or sa ibang financial institution. So, mga ka-mempreneurs, kailangan talaga nating i-record yung mga accounts receivable natin kasi yung goods and services na hiniram sa atin is part yun ng business natin and part yun ng capital na nilaan natin sa business natin. So, ano-ano ba yung mga kailangan natin i-record sa mga accounts receivable log natin? First is yung date. Kailan ba siya magjuju or kailan ba siya umutang? Second is yung pangalan ng kung sino ba yung humiram. Pangatlo, magkano ba yung utang niya or magkano ba yung due niya for that day or for that month or for that week. And last is yung remarks. Kung kamusta yung payment niya sa'yo or sa business mo. Kung okay ba, kung hindi ba siya past due, kung nagbabayad ba siya, ilang months na ba siya hindi nakabayad, or ilang months na ba siyang past due. So, kailangan nating i-record yon para ma-identify natin kung kamusta yung mga kumihiram sa atin. Pang-apat sa mga kailangan nating i-record, mga ka-mempreneurs, is yung business expense log. Sa akin, ito yung pinaka-importante. Bakit? In every business, meron talaga tayong nai-incur na mga expense or meron tayong mga gastos sa mga business natin. Bakit ito importante? Kasi para malaman natin kung ang business natin ay gumagastos na ba ng sobra, gumagastos na ba ng napakalaki na to the point na hindi na natin alam na hindi na pala tayo nag-i-income. So, kailangan ma-monitor natin ng maayos ano-ano yung ginagastosan ng business natin. So, sa business expense log natin, mga ka-mempreneurs, ano ba dapat yung ililista natin? So, part ng mga business expense natin is yung mga utilities, water bills natin, electrical bills natin, yung mga supplies natin, yung mga salaries ng mga tao natin. Kailangan natin yung i-record kung magkano ba yung mga amount na yon. So, ang mga format or kailangan natin i-record is first, kung anong klaseng expense ba yon. Expense ba yun sa electricity, sa water? Expense ba yun sa salary ng mga tao natin? Expense ba yun sa mga repairs or maintenance ng mga sasakyan natin na pang-business? Or yung mga equipments na ginagamit natin sa business? And then, huwag kalimutan yung amount ng expense na yun. Kasi kailangan natin ma-identify kung sobra na ba yung nagastos natin doon, sobra na ba yung binabayad natin sa mga tao natin, or sobra na ba yung gastos natin sa electricity bills, or sa water bills natin. Panglima, mga ka-mempreneurs, na kailangan ng iting i-record sa ating mga business is yung purchases log natin. Dito malalaman natin kung ano-ano ba yung mga products na binibili natin sa pang-araw-araw na business natin or pang-week natin or pang-month. Doon malalaman natin kung magkano ba yung nagagastos natin na kapital doon sa business natin. Like for example, sa mga sari-sari store, no? Kailangan nating i-record or kailangan nating malaman kung magkano yung nabili natin ng mga produkto for this day. So every time na bumibili tayo mga ka-mempreneurs, kailangan natin itago or i-attach yung mga resibo ng mga nabili natin kung merong resibong inisyo sa atin. Pero kung wala naman, kailangan nating i-require or kailangan nating humingi ng resibo para nga ma-record natin, mabalikan natin kung ano may mga binili natin for this week, for this day, or for this month. Last but not the least, no, is yung mga contracts. Kailangan nating itago or i-keep yung mga kontrata na meron tayo. So, ano-ano ba yung mga kontrata? For example, if nagre-rent lang tayo ng space, no, kailangan natin makita or kailangan nating itago yung mga kontrata kung ilang years ba tayo para ma-update din natin kung malapit na ba ma-expire yung contract or yung mga kontrata natin sa mga suppliers natin.
kung ano ba yung prior agreements natin before tayo nag-engage sa kanila. Kailangan natin yun ma-record or kailangan natin yun ma-keep sa ating businesses para in case kung may mga disagreement or mga problems na na-encounter, kailangan natin ito yung ma-present. So yun mga ka-memcopreneurs, yun yung mga basic records na kailangan nating itago or kailangan nating ugaliin na meron tayo nun. So recap, first is yung sales log, second is yung accounts payable log, third is yung accounts receivable log, fourth is yung business expense log. Now, fifth is yung purchases log. And then, sixth is yung contracts. So, mga ka-memcopreneurs, sa mga hindi pa gumagawa ng recording nila, hindi pa huli ang lahat. Gawin nyo na to ngayon. Kasi nga, malaki yung tulong nito sa business natin. Malaki yung magiging improvement at malaki yung magiging part ng recording para maging successful yung mga business natin. Sa mga members natin na meron na mga basic recording, Madam at Sir, ipagpatuloy nyo lang po yan kasi alam ko ito yung magiging formula para maging successful yung mga business natin. So before matapos yung video natin for today, no, gusto ko lang magbigay ng pabaon sa ating lahat. Yung pabaon ko sa inyo is simple lang, turn record keeping into a habit. Bakit ko nasabi yon? Kapag nagre-record tayo ng mga transactions natin, magiging easy na lang sa atin pag ginagawa natin to on a daily basis. Kasi magiging habit na natin yon. So, yun lang. Good day mga ka-mempreneurs at stay safe and God bless us all.